presyo ng diesel sisipa ng halos 7 piso kada litro bukas. Posibleng umabot hanggang 100 piso kada litro ayon sa Department of Energy. Dagdag pa sa pinag-iisipan na ipetisyon ng ilang grupo. Ilang tsuper, ibinenta na lang ang pampasad ng jeepney. Alternatibong Pinoy tasty at Pinoy pandesal, noodles, delata at kape, posible rin daw magmahal. Bigas hanggang 6 na piso kada kilo ang posibleng dagdag sa pagtatapos ng taon. Sa kabila ng pagsabog kahapon, Bulkang Bulusan nananatili sa Alert Level 1. P-Bulks, wala raw nakikitang dahilan para itaas ito. Kwardyang nagmamando ng trapiko na bundol, pero imbis na hintuan, ginulungan ng driver ng SUV. Frustrated murder, ikinakasa sa suspect. Exclusivo, miyembro umano ng New People's Army na wanted pa dahil sa mga pagpatay, arestado. At ang misteryo at kilig na hatid ng Love You Stranger, mapapanood na mamayang gabi. Tambalang Gab Lil, ano kaya ang say sa pilot ng kanilang serye? Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Kung pwede lang daw sana, katas na lang ng kanilang kalakal na nyog ang ikakarga ni Henry sa kanilang truck dahil sa mahal ng krudo. Nag-krudo kami dito 1,000. Bukas ng hapon, mag-diesel na naman. Kaya nang malamang bukas, halos 7 piso kada litro ang itataas na laman ng diesel. Napakunot na lang siya ng noo. Wala naman kami magawa. Yung presyo talagang hindi nyo pwedeng patungan basta-basta. Hindi po, kasi kami po namimili ng baho, marami din kaming kalaban. Hindi lang diesel ang magtataas presyo. Ang gasolina, magmamahal ng halos 3 piso. Halos 6 na piso naman ang kerosene. Tanghalian pa lang kanina, dinumog na ng mga naka-diesel na sasakyan ang gas station na ito sa Quezon City. Si Vanessa, full tank agad ang pinakarga. Matagal ang pila, mahaba. Pero ang UV Express driver na si Willie, hindi lang inagahan, in advance pa ang bili ng diesel. Reserva para bukas, 2 araw, para makatipid. Pero hindi lamang mga biyaheng kalsada, kundi maging kabuhayan sa dagat. Tila sisinghap-singhap dahil sa mahal ng petrolyo. Ang fishing boat owner na si Jovelina, ibinenta na lang ang 2 bangka niya kaysa naman daw nakatiwangwang lang. Hindi kaya yung pagtaas ng diesel at saka yung gasolina. Kasi halos araw-araw kami bumibili ng mga produkto na yan. 2 linggo namang hindi na muna nangingisda sa lawa ng Taal si Mang Vicente dahil lugi na nga siya sa taas ng gasolina, mahina pa ang huli ng tawilis. Sa datos sa nakalap ng GMA News Research, pang 17th oil price hike na ngayong 2022 ang taas presyong ipatutupad bukas. 6 na beses pa lang nagro-rollback. Suma total, mahigit 36 pesos na ang itinataas ng diesel ngayong taon at lampas 26 pesos naman ang gasolina. Kapag tumaas na ang presyo bukas, sa taya ng GMA News Research, nasa 75 hanggang halos 88 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila. Pero mismong Department of Energy na ang dating nagsabi, kung hindi magbabago ang ihip ng hangin, posibleng pumalo pa sa hanggang 100 pesos per liter ang presyo ng diesel. Depende raw sa galaw ng presyo sa world market. Wala na magbabiyahe nun. Masakit sa bulsa. Wala pong hindi umiinda niyan. Pero hindi pa man ipatutupad ang panibagong round ng oil price hike, may nagbabadya na namang taas presyo. Ngayong araw, ang Saudi Arabia, ang pangunahing oil exporter ng mundo, inanunsyo ang mahigit 2 dolyar na dagdag presyo sa kanilang mga shipment para ngayong Hulyo. Ang anunsyo ng Saudi, nagkaroon agad ng epekto sa trading sa iba't ibang merkado sa mundo. Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras. Dahil po sa wala pa ring preno, taas presyo ng produktong petrolyo, hihirit naman ng dagdag singil pamasahe ang mga bus at jeepney operator. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Hindi na raw kinakaya ng bus at jeepney operators ang dagdag na taas na presyo ng mga produktong petrolyo, lalo na bukas may big time price hike na naman. Kaya ayon sa Mega Manila Consortium Corporation, grupo ng mga bus operators sa Pilipinas, iniisip nila magpetisyon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa 7 pisong dagdag pasahe para sa unang 5 kilometro at 2 piso at 30 sentimong dagdag kada kilometro. Malaki talaga because
46, coming from 46 na dapat binigyan nila kami noon, hindi na tuloy. Imagine, 80 na ang diesel ngayon, from 46 times 2 na yan. Bukod sa mga bus, ang mga jeep gustong hilingin ulit sa LTFRB ang pisong provisional increase. Ibinasura na yan dati ng LTFRB dahil sa ibinigay na fuel subsidy. Sa yung piso na yan, assuming na makapagsakay ng 300 passengers ang isang jeep natin, o 200 pesos na yan. Malaking tulong na sa driver yan. Sa Western Visayas, naghain na ng petisyon ang Western Visayas Transport Cooperative para sa 6 na pisong dagdag pasahe ng mga jeepney. Hindi raw hahadlangan ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag singil sa pamasahe. Pero ayon sa LTFRB, may pera pa raw ang gobyerno para sa ayuda sa mga apektadong driver. Ayon kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Cacion, pwedeng tumagal ng hanggang Agosto ang 7 billion pesos na budget para sa service contracting program o pagkontrata sa mga pampublikong sasakyan para magbigay ng libreng sakay. At may 5 billion pesos pa na parating para sa fuel subsidy sa mga driver. The fare hike would be the very last resort. Pero kahit service contracting, inaayawan na rin ang mga operator. Kaya balak hilingin ng mega consortium sa susunod na administrasyon na ibalik na sa kanila ang dati nilang mga ruta. Marami raw kasi ang napilitan na lamang na hindi mamasada, kaya nagkukulang na rin ang sasakyan sa kalsada. Ayon sa Pasangmasda, ang ilang jeepney driver, nagbenta na ng kanilang mga jeep. Tulad sa isang terminal sa Plaridel, Bulacan, halos kalahati ng miyembro na lamang nila ang namamasada. Marami na akong nahinto dahil sa kamahalan ng konsumo namin. Eh, kumisa, kumikita lang akong 80+ 100, 150, ganun, 200. Eh ako, kung bumiyahe, alas 6. Na umaga. Ang EDSA Bus Carousel ang isa sa mga solusyon para maibsan ang kakulangan sa sasakyan at tulong sa pagtaas sa pamasahe. Pero pinuputak dito ng reklamo dahil sa hirap sa pagsakay. Dugo ng LTFRB ng kontrata sila ng 500 bus araw-araw mula sa dalawang malaking grupo ng operators, pero problem is, daily, hindi nila naaabot yung required number of units. This was why the board had to issue board resolution na nag-i-expand tayo ng another 100 units as rescue. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagbabala na ang Department of Agriculture. Posible raw ang hanggang 6 na pisong taas presyo sa kada kilo ng bigas bago matapos ang taon. Bukod dyan, pinag-aaralan na rin ng DTI ang posibleng pagmahal ng presyo ng tinapay at iba pang bilihin. At yan po ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Mataas na presyo ng krudo na dinagdagan pa ng mataas na presyo ng abono o fertilizer at pinalala ng posibleng pagtaas presyo ng inaangkat na bigas. Ito raw ang mga dahilan kaya nagbababala na ang Department of Agriculture ng posibleng pagtaas ng presyo ng bigas. Magpapalo ng 5-6 na piso yan. Per kilo? Oo. Yung regular meal rice, yung tinatawag nating 25% broken. Yung well-being rice, 5% broken. Ano. So, between maglalaro for 5-6, ganun ang tataas niya. Hindi mo mapigilan na tumaas. Lahat na tumataas, hindi lang pinagano. Kasi unang-una nga, yung abono mo tumaas. Ikalawa, tumaas din yung presyo ng gasolina mo. Sabi ng Department of Agriculture, posibleng maramdaman yan sa dulo ng taon. Malaking pasanin yan, lalo't naglalaro sa 37 to 38 pesos na ang regular milled rice sa ilang pamilihan. Ang well-milled, 40 hanggang 42 pesos. Ang nakikitang solusyon ng DA, patuloy na magbigay ng subsidy sa abono at petrolyo at mag-import ng kulang na supply. Pero iba ang sinasabi ng Department of Agrarian Reform na naniniwalang kayang ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos sa unang tatlong buwan ng susunod na taon. Ang target natin is pababain yung cost of production at the same time, i-direct natin from the farm gate to the consumer. Problema rin ngayon ang posibleng pagtaas ng presyo ng tinapay. Ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal na programa ng mga commercial bread manufacturers, katuwang ang DTI, posible raw tumaas ng 4 pesos kada pakete. Pero pag-aaralan pa raw ito ng Department of Trade and Industry. Ang ilang panaderya naman, para hindi raw ayawan ng mga customer sa halip na magtaas presyo, niliitan na ang kanilang mga produkto tulad ng pandesal.
Ayon sa Philippine Federation of Bakers Association, 45 grams ang kadalasang timbang noon ng mga pandesal. Pero ngayon, may ilang panaderya na 18 grams na lang ang bigat ng kanilang mga pandesal para mapanatili ang presyo sa 2 pesos. Sa harina pa lang, mahal-mahal na. Okay. Tapos yung asukal, mas lalong lumaki yung presyo. Magsistay na po ba yan sa 3 pesos o baka magmahal pa? Mukha magmamahal pa, ma'am. Sa mga susunod na araw, na gumalaw o magbago ang price tag ng ating mga produktong tinapay. Sa ilang panaderya sa Sambuanga, lumiit na nga, tumaas pa ang presyo ng iba't ibang klase ng tinapay. Ang karne naman ng baboy nananatiling mataas sa 390 pesos kada kilo. Ang manok naman, 200 kada kilo. Ang pandawid gutom naman tulad ng noodles, canned meat at kape, nagbabadya rin, tumaas ang presyo ng 2-10% dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga raw materials. Bukod pa ito sa mahigit 80 produktong nag-price increase na nitong Mayo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang taas presyo ng mga bilihin, ito kalamidad naman po mga kapuso. Patuloy ang clearing at rescue operation sa ilang lugar sa lalawigan ng Sorsogon, kasunod yan ng pagsabog ng Bulkang Bulusan. Sa kabila ng pagsabog, sa tingin ng PIMBOGS, ay walang dahilan para itaas ang alert level ng bulkan. Mula sa Huban, Sorsogon, Nakatutok Live, si Jesse Cruzat ng GMA Regional Balitang Bicolandia. Jesse? Mike, sa ngayon nga nagpapatuloy ang monitoring ng PIMBOG sa sitwasyon ng Bulkang Bulusan matapos ang nangyaring phreatic eruption kahapon. Nagtulong-tulong kanina ang ilang tauhan ng Philippine Coast Guard, PNP at Philippine Army para alisin ang mga naiwang abo mula sa pagsabog ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon kahapon. Sa Barangay Puting Sapa sa Huban, inilikas na ang mga apektadong residente. Sa pinakahuling tala, pumalo na sa mahigit 200 katao o katumbas ng mahigit 80 pamilya ang pansamantalang nananatili ngayon sa Huban Evacuation Center. Patuloy naman ang pagdating ng mga hygiene kits, folding bed at iba pang ayuda para sa mga evacuees. May rasyon din ang tubig mula sa mga water tank para may mainom ang mga residente sa lugar dahil naapektuhan na rin daw ang pinagkukunan nila ng malinis na tubig. Naka-standby naman ang Medical Assistance Desk ng Philippine Red Cross para i-monitor ang kalusugan ng mga evacuees. Kanina may lumalabas pang usok o steam sa bunganga ng bulkan na mula umano sa hydrothermal activity o ang pagkulo ng tubig sa loob nito. Ayon kay Paul Alanis, resident volcanologist ng PIMBOG Bicol, nasa 29 na volcanic earthquake ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan at sa ngayon, wala pa raw nakikitang dahilan ng PIMBOG para itaas ito. Kapag nagsabi na tayo na alert level 2, meron ng magma na involved sa activity ng vulkan. Ang ating measurement po ng sulfur dioxide gas na isang batayan para masabi natin na meron ng magma na involved ay masyadong mababa o hindi ma-detect. Mahigit sa 20 million pesos na raw ang halaga ng pinsalang iniwan sa sektor ng agrikultura sa mga bayan ng Kasiguran, Huban at Irosin ayon sa tala ng OCD Bicol. Nagpapatuloy din ang clearing operation ng mga otoridad para matanggal ang mga abo sa gitna ng mga kalsada. Mike, sa ngayon nga bagamat walang naitalang magmatic activity ang naturang bulkan, hindi pa rin daw inaalis ng PIMBOG ang posibilidad na muli itong pumutok anumang oras. Kaya paalala sa publiko, mag-ingat at manatiling naka-alerto sa lahat ng pagkakataon. Yan muna ang latest mula dito sa Huban, Sorsogon. Ako si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Nakatutok 24 oras. Mag-ingat at manatiling naka-alerto. Maraming salamat, Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Babala mga kapuso, sensitibong video ang sunod niyong mapapanood. Tinumbok na, ginulungan pa ng isang SUV ang gwardyang nagmamando lang ng trapiko sa lungsod ng Mandaluyong. Nasa ICU po ngayon ang gwardya habang ang may-ari ng sasakyan reklamong frustrated murder ang posibleng harapin. At yan po ang tinutukan ni Jun Veneracion. Sa dashcam video na ito, nagmamando ng trapiko sa intersection ng Julia Vargas Avenue at St. Francis Street sa Mandaluyong City ang isang gwardya. Pinahinto niya ang isang puting SUV. Pero imbis tumigil, binangga ng SUV ang gwardya. At kahit bumagsak na ang gwardya sa harap ng sasakyan, umandar at ginulungan pa ng SUV ang gwardya. Nakabangon pa ang gwardya habang ang SUV dumiretso pa rin ang takbo. May mga umabal na enforcer na nakamotor. Pero parang
unluckily hindi ata nila naabutan kasi nga yung incident after that parang sobrang harurot nung kotse. Galit na galit ang mga katrabaho ng biktimang si Christian Joseph Floralde nang mapanood ang viral video. Napaka walang ya nung ano niya, yung kanyang ginawang insidente na yan, sir. Actually, ako mismo sinasabi ko na wala siyang puso. Tumaging humarap sa camera ang live-in partner ni Floralde. Pero sa pakikipag-usap ng GMA News sa kanya, sinabi niyang naniniwala siyang mahuhuli ang driver ng SUV. Sana raw ay makonsensya ang driver. Pinagpapasadyos na lang daw niya ang lahat. Tukoy na ang may-ari ng nakabanggang SUV base sa rehistro nito, pero hindi pa siya pinapangalanan. Sasampahan daw siya ng reklamang frustrated murder ng Mandaluyong City Police. Ang na-establish lang po natin is yung owner of the car that was involved. So we were not able to identify kung sino po yung driver talaga nito. But andun po yung presumption na kung ikaw yung owner ng isang property, you are presumed to be also the operator of that. Pinuntahan din ng mga pulis ang address ng may-ari ng sasakyan sa isang exclusive village sa Quezon City, pero hindi sila pinapasok ng mga gwardiya. Definitely, kung meron silang mga makita nating lapses doon, we'll file appropriate charges of obstruction of justice. May surrender feelers na raw mula sa panig ng suspect. It is likely that at the soonest possible time, they will appear sa police station. Sinuspindi na rin ng 70 araw ang driver's license ng may-ari ng SUV base sa show cause order na inilabas ng Land Transportation Office. Pinapaharap din siya bukas sa LTO. Nasa intensive care unit ng isang ospital dito sa Mandaluyong ang biktima, sabi ng kanyang security agency. Mas mabuti na raw ang kondisyon nito ngayon kumpara kahapon. Nakakakain na, pero hirap pa rin magsalita. Hinihintay pa ang resulta ng x-ray test para matukoy ang mga pinsala nito sa katawan. Pagka sa mga bagay na ganyan, hindi kagad nagmamanifest daw yung injuries na natamo nung victim. Hindi pa siya totally out of danger. Jun Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nasa aabot po ng 8,000 pulis ang ikakalat para magbantay sa National Museum kung saan idaraos ang inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Nakalatag na rin ang mahigpit na seguridad sa gaganaping inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte na naunang manunumpa sa lungsod ng Davao. Nakatutok si Jonathan Anda. Ang matataas na opisyal ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Directorate for Operations Major General Val De Leon naman ang nag-walkthrough inspection kaninang umaga sa National Museum of Fine Arts. Ito'y upang tiyakin na magiging maayos at ligtas ang venue ng inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos sa June 30. Ayon sa PNP, nasa 8,000 pulis ang ikakalat para sa seremonya na manggagaling sa MPD, NCRPO at National Headquarters. Naka-standby din ang pwersa mula sa Central Luzon at Calabarzon. The NCRPO has enough number of police personnel. The regions 3 and 4 will only be utilized to ensure that there will be no movements, especially those that are left-leaning organizations taking advantage of this activity. Dahil inaasahang dadayuhin ang inaugurasyon, may mga kalsadang isasara sa paligid ng museo. Kaya pinapayuhan ng mga motoristang daraan doon sa June 30 na alamin na ang ibang ruta para hindi maabala. Isasara natin ang P. Burgos, kahabaan nito, from Taft Avenue to Rojas Boulevard. Okay. At yung likod nito sa Calao, from Rojas Boulevard uli hanggang stretch ng PM Calao. At saka dito sa Taft Avenue. So, makikita mo, malaki to. Sa inaugurasyon naman ni Vice President-elect Sara Duterte na mas mauunang idaraos sa June 19 sa San Pedro Square, Davao City, matindi na ang nakalatag na seguridad. Lahat ng papasok sa venue, daraan sa security screening. Ipagbabawal ang pagsusuot ng backpack at jacket. Pababagsakin ang mga lilipad na drone na hindi otorisado. Bawal ang matutulis na bagay gaya ng payong, stick, pati ang anumang matatalim na bagay. Bagamat nagkaroon ng mga pagsabog sa Mindanao
itong mga nakaraang linggo. Sabi ng PNP, wala silang namomonitor ngayon na banta sa seguridad sa inaugurasyon ni Duterte. Sa ngayon naman, wala pang impormasyon kung dadalo si Pangulong Duterte. Para naman sa publiko, magkakaroon ng libreng sakay papunta sa San Pedro Square sa araw ng panunumpa ng susunod na vice-presidente. Tungkol naman sa mga protesta sa inaugurasyon ni Bongbong at Sara, sabi ng PNP, wala pa silang alam na binigyan ng rally permit ng mga LGU ng Davao City, Maynila at Quezon City. Kung may illegal na magrarally at magtatangkang lumapit sa venue ng inaugurasyon, haharangin sila ng Civil Disturbance Management o CDM unit ng PNP. Ang trabaho talaga ng Civil Disturbance Management is to ensure that illegal assembly, illegal rallies will not get close to the event to disturb the proceedings of the oath-taking. Jonathan Andala, Nakatutok, 24 Oras. Nadagdagan pa ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa na nakipagpulong at nagpaabot ng pagbati kay President-elect Bongbong Marcos. Bukod sa pagpapalakas ng alyansa, napag-usapan din ang pagtugon sa edukasyon at kalusugan. At Nakatutok si Marizo Mali. Nag-courtesy call ngayong araw kay President-elect Bongbong Marcos si Brunei Darussalam Ambassador at Dean of ASEAN Ambassadors Johariya Wahab. Sa isang tweet, sinabi ni Marcos na nagkaroon sila ni Ambassador Wahab ng makabuluhang pag-uusap tungkol sa labor, edukasyon, kalusugan at kultura. Umaasa raw silang lalo pang mapalalakas ang diplomatic relations ng dalawang bansa. Bumisita rin kay President-elect Marcos si Italian Ambassador Marco Clemente. At every level, and the Filipinos at every level has been very strong. On the economic front, they talked about possible cooperation in infrastructure projects. Oh, by the way, they also talked about COVID. Sorry, apat nga pala. COVID and cooperation on learning about COVID responses and opening up the economy. Magkakasunod naman dumating ang mga ASEAN ambassadors na sina Songkhani Luang Monenthone ng Lao People's Democratic Republic, Phan Pyuv ng Cambodia, Agus Widjojo ng Indonesia, Gerard Ho ng Singapore, Huang Hui Chung ng Vietnam, at Sharjah Affairs ng Thailand na si Tawat Sumitmur. Pinulong din ngayong araw ni incoming President Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang economic team sa pangunguna ni incoming Finance Secretary Benjamin Jokno. Dito inisa-isa ni Marcos ang mga prioridad niya at nag-issue rin siya ng marching orders kung paano mapalalago ang ekonomiya matapos itong padapain ng COVID pandemic. Sa isang pahayag, inanunsyo ng U.S. State Department na kabilang ang Pilipinas sa Asian countries na bibisitahin ni Deputy Secretary of State Wendy Sherman mula June 5 hanggang 14. Makikipagpulong siya kay President-elect Marcos at mga senior member ng kasalukuyan at bagong administrasyon para pag-usapan ng mga bagong paraan para mapalalim pa ang alyansa ng Amerika at Pilipinas. Dadalo rin daw si Sherman sa isang business roundtable at pagdiriwang ng World Oceans Day. Sumasalamin daw ang pagbisita ni U.S. Deputy Secretary of State Sherman ng patuloy na pangako ng pagpapalago ng relasyon ng Amerika sa Indo-Pacific region. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, eksklusibo, na arestong miyembro umano ng NPA sa Davao de Oro ay sangkot pa daw sa iba pang mga kaso? Kampo ni Senador-elect Robin Padilla, sinagot ang mga nagsasabi dapat muna siyang mag-aral ng mabuti bago niya pamunuan ng Committee on Constitutional Amendments. At ang mga star ng startup Alden Richards at Bea Alonso, ika ngay Fid and Fab sa pagrampaw. Sino naman kaya ang inspirasyon ni Bea sa kanyang healthy living? Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras. Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA News and Public Affairs, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang mayalam. Hello, this is Nelson Canlas. Nabibitin ba kayo sa chikahan natin sa mga celebrities sa 24 Oras? Well, we heard you. Meron ang Updated with Nelson Canlas, the first ever showbiz podcast of GMA News and Public Affairs. Dito, mas mahaba, mas malalim, at mas candid ang chikahan natin with celebrities. New episodes drop every Friday. Stay updated. Huwag pa huhuli sa chika.
medyo mahirap lang yung buhay sa Pilipinas kasi nga contractual yung trabaho, isa pa maliit yung sahod. 30 plus na rin ako noon, inisip ko na medyo nagkakaedad na rin ako. Tapos ganito yung sahod ko sa Pilipinas, masyadong maliit. So wala talagang mangyayari. Kayo sa suko, natutunan ko rin or talagang ginawa ko rin na yung kinikita ko dito sa abroad, kumbaga pinapahalagahan ko ba? Iba dito kasi bawat minuto dito, bawat segundo, gumagalaw ka talaga. Yung isip mo, yung lakas mo, galaw talaga. Kahit gaano ka bigat yan, kailangan mo talagang buhatin. Yung sahod ko naman po, malaki naman po siya. Nagre-range po siya sa 20,000 pesos. Nakakakain kami 3 beses isang araw. Kahit ganun po kalaki yung sahod mo, parang wala akong ipon. Bali, yung sinasahod ko lang po doon, quincenas po, is nasa 4 to 5K po siya. Tapos, doon pa lang po, na-realize ko na kulang talaga yung sinasahod ko. Bali, syempre kailangan ko mag-provide para sa family ko. Sobrang init, ano po siya, nakakasakit na po talaga ng dibdib. Kaya yung ibang matatanda na kulang talaga sa tubig, hindi may iwasang hindi sila matumba. Pagtatanggap ka na ng sahod, maano mo na lang lahat yung pagod mo, yung hirap.
Arestado ang miyembre umano ng New People's Army na wanted sa kasong double homicide. Ang suspect ay nang atake para ng ilang pulis at sundalo sa mga nakalipas na taon. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Masukal at maputik ang daan sa gilid ng bangin na tinakak ng raiding team para marating ang kinaroroonan ng target ng operasyon. Alas 9 ng umaga narating ng PNP CIDG ang Sitio de Oro, Purok 5, Barangay New Barili, Mawab, Davao de Oro. Doon nila nadakip ang 40 anyos na si alias Commander Vietnam na umunoy miyembro ng New People's Army at wanted sa kasong double homicide. Kami namin karoon dari mga pulis. Inilabas ng Mabini Davao de Oro Regional Trial Court ang warrant of arrest laban sa suspect nitong Pebrero. Pero ayon sa pulisya, marami pang kasong kinakaharapan suspect kaugnay naman sa ginawa nitong mga pag-atake sa pulisya at militar sa nakalipas na mga taon. Medyo matagal-tagal din nating pinagtanuhan itong operation na ito kasi napakalayo po ng lugar nung pinagtataguan ng ating suspect. Membro po ito ng Weekend Guerrilla Front 2. Under Commander Jiggs ng Southern Mindanao Regional Committee. Hindi nagbigay na anumang pahayag sa pulisya ang suspect. Patuloy din naming sinisikap na makunan siya ng panig. Ito po yung kampanya natin against terrorism, which is nag-emanate ito sa ating National Task Force. So isa po ito si alias Vietnam doon sa mga nakasuhan natin. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Huwag daw ismolin si Senator-elect Robin Padilla. Sabi po yan ng isa niyang abogado matapos payuhan ng ilang kapwa-senador si Padilla na kailangan niyang mag-aral ng mabuti bago pamunuan ang hiniling niyang Committee on Constitutional Amendments. At nakatutok si Mav Gonzalez. Pag-amyenda sa saligang batas ang isa sa pangunahing plataporma ni Senator-elect Robin Padilla. Kaya nang maging number one senator sa election 2022, ang kanyang hiniling na makuhang komite, ang Committee on Constitutional Amendments. Ngayon pa lang, ilang senador na ang nagsabi, kailangan mag-aral mabuti ni Padilla para magampanan ang pagiging chairman ng komite. Bagamat hindi na requirement na abogado ang humawak nito, pawang abogado at kilalang legal experts ang mga nagdaang chairman ng komite mula 1986 hanggang 2022. Gaya ni na dating Senador Miriam Defensor Santiago, Raul Rocco, Edgardo Angara at Franklin Drilon. Pero ayon sa isang abogado ni Padilla, huwag daw ismulin ang Senator-elect. May point naman yung mga senador kasi nga yung committee niya should be headed by a lawyer because of the job of revising and amending the Constitution and other laws. Pero siguro na underestimate lang nila si Robin. Dagdarami mga senador na naging artista na hindi naman nag-participate talaga sa mga ganitong klaseng deliberation. To be honest, malalim si Robin. Marunong si Robin at madaling turuan. Yes, he is not a lawyer, pero with his heart and passion to learn, particularly itong tatanggapin niyang position as the chairman of that committee, ang kailangan lang talaga is he will be guided by a good mentor, a good lawyer. Dati nang sinabi ni Padilla na magiging legislative advisor at mentor niya, si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, at tutulungan daw siya nitong itulak ang federalismo at charter change. Isa sa nagsabing dapat mag-aral si Padilla ay ang inaasahang magiging Senate President na si Senator Mig Zubiri. Sabi ni Zubiri, yun naman daw ang payo niya sa lahat ng bagitong senador. Ganun din daw ang kinailangan niyang gawin nung maging senador siya sa unang pagkakataon. Sabi ni Zubiri, hindi raw sila dapat pagsabungin ni Padilla at sa halip ay dapat tulungan na lang ito. Dapat din daw bigyan ng pagkakataon si Padilla na itinuturing niyang kaibigan. Sabi naman ni Senator-elect Chis Escudero, pantay-pantay naman lahat ng senador. Pwede rin daw mag-chair ng kahit anong komite ang mga senador at walang espesyal na kwalifikasyon para mamuno ng partikular na komite. Hindi rin daw dapat i-discriminate ang sinuman at husgan lang siya base sa magiging performance niya. Kasing qualified daw si Padilla ng iba pang senador na magsilbi sa anumang komite alinsunod sa iboboto ng mayorya. Isang open letter naman ang isinulat ni Robin para sa kaibigang si Chris Aquino bilang pasasalamat sa tulong daw ni Chris noong kampanya. Kahit may sakit, tinawagan daw ni Chris ang mga aniyay matitinding governor, LGU officials at matataas na tao may paggalang at malalim na pasasalamat sa mga Aquino. Nakiusap daw si Chris sa mga ito na tulungan nila si Robin. Hindi nga raw isyo kay Chris na bahagi siya ng unit team. Tingin ni Robin, isa ito sa mga dahilan kung bakit siya naging number one senator. Kaya ganun na lang ang pasasalamat niya kay Chris na hindi raw naapektuhan ng politika ang kanilang pagkakaibigan. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. At tutukan!
drive-through vaccination contra COVID sa Quirino Grandstand sa Maynila, isinara na. Mga magpapaturok pa lang e saan pwedeng pumunta para sa libreng bakuna. At magiging lagay ng panahon ngayong Linggo, kasunod ng inaasahang paglakas ng hanging habagat, alamin natin sa pagbabalik ng 24 Oras. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Me to Me, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Me to Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. So, maraming beses ka nag-post sa social media about your advocacies on yung pinagdaanan mo when you gave birth. Not a lot of people know in the Philippines na may ganitong nangyayari. Actually, in the motherhood community, napag-uusapan na doon siya, but not to the point where everyone knows and understands what happens minsan. Sa mga nanganganak. I mean, ang postpartum depression naman. Ako kasi naranasan ko lahat, postpartum depression and then postpartum anxiety. And I still, minsan, meron pa rin. I've always had anxiety ever since I was a kid. Pero yung, when you say panic attack, it only happened when I gave birth with my second. Yung talagang my whole body is reacting. Usually kasi akala ko anxiety attack. Sa utak lang. I mean, you're just, you can't focus, yung mga ganun. But this talaga mo, after I gave birth with my son, siguro I went through a whole 6 months na I was just in a state of panic. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Siguro, they said yung mga pinagtatanungan ko that maybe it's my hormones, na iba lang talaga, napagod yung katawan ko and everything. What happens to you whenever... It came to the point where even if I started walking, nanginginig yung buong katawan ko. So parang pagod siya and my head couldn't understand what's happening. Parang meditation lang, makakapagpakalma talaga. And I didn't want to be alone, yung mga ganun. And yun nga, yung mga unhealthy thoughts na pumapasok sa isip mo, nakasama dun nga sa... And of course, it scares you. Mababaliw ka na. Oo. It scares you. Yes. It's scary. It's scary talaga. There was one day sa taping na talagang, like I had one day, yung umaga na yun, something just felt off talaga. And parang sikip ng dibdib ko. And then, I had a panic attack. Yun yung pinakamalala. It lasted 2 hours. Buti na lang umaga pa lang. So, nagsiset up pa and everyone's getting ready pa. So, the 2 hours, walang naghintay for me. But there were scenes talaga na kailangan kong, ayan na siya, hindi ko na siya mapipigilan. They gave me time hanggang sa mawala and I can handle it. Tapos, kumalma na ako and I can focus na on lines. I can say my lines. Yun, so ganun na nangyari sa amin. I can very well relate. Like, diba, I mean, we had conversations before and sinabi ko sa'yo, nag-develop ako ng anxiety and panic attacks during the pandemic. Yes. So, nung kinukwento mo sa akin yan, parang sabi ko, parang hindi pala ako nag-isa. And yes. I know there are a lot of people experiencing that. Actually, yo, Uma, when I started opening up about it, there were a lot of people that said they have the same thing. Yun nga lang, we all experience it differently. Mm-hmm. And I do have a therapist now. I used to have 2, but now I just have 1.
分の体は脳で動かすのは知ってるけれども、新しい体っていう来た時に脳は対応できるのかって、まあ、これはすごい問いとして面白いな。で、だからどっちかというと、そのこれを使って便利なのっていうよりか、あの脳がどうそれを受け入れるか、ではどう変わるのかという興味があって始めました。こういう技術が発展してきて、誰でも自由に体をデザインできるようになったとしたら、もはや普通なんていう定義は意味をなさないを担ってるわけで、そういうこの普通ってなんだろう、例えば障害ってなんだろう、普通じゃないのが障害なのかみたいな、この概念がもう全部変わっちゃうような気がするんですよ。Sa Miyerkules, Huno a 8 po ang huling araw ng pagsumite noong tinatawag na Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Yan po ay para sa mga kumandidato sa election 2022, nanalo man o natalo. Ang partido ni President-elect Bongbong Marcos na Partido Federal ng Pilipinas nagsumite na ngayong araw na to. Hiwalay pa raw ito sa isusumite ni Marcos. Nakatutok si Victoria Tula. Go! 272 million pesos. Iyan ang kabuuang gastos ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, ang partido ni President-elect Bongbong Marcos para sa eleksyon 2022. Kanina, inihain na ng PFP sa Commission on Elections ang kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE na umabot daw ng 400 pahina. Hiwalay pa raw ito sa ihahain na SOCE ni Marcos sa June 8 na ang deadline ng filing. Voluminous yung document, so ngayon lang talaga namin natapos eh. TV ads yung majority nito, and also yung sa mga rally expenses siguro. Sa isang pahayag, sinabi ng General Counsel ng PFP na si Attorney George Briones na pasok sa 337 million pesos na maximum expenditure para sa mga political party ang nagastos nila. Hindi naman masabi ni PFP Legal Officer Attorney Rico Alday kung sino-sino ang mga nag-donate o nag-contribute sa kanilang partido. Maliban sa PFP, naghain din ng SOCE ngayong araw sina Senador Jinggoy Estrada, Senatorial Aspirant Shell Jokno at ilang party list. Sa mga presidential candidates, si Senador Ping Lacson pa lang ang naghahain ng SOCE. Sa mga tumakbong vice president, wala pang naghahain ito. Sa mga senador naman, si dating PNP Chief Guillermo Eliazar ang unang nag-file. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, kailangang ihain ang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE 30 araw matapos ang eleksyon. Kung hindi ito gagawin, hindi makauupo sa pwesto ang nanalong kandidato. Ayon naman sa Republic Act 7166 o Synchronized Elections Act, maaaring pagmultahin ng 1,000 pesos hanggang 30,000 pesos ang kandidato o political party na hindi maghahain ng SOCE. Dodoblehin ang multa at papatawan ng perpetual disqualification ang offender kung lalabag sa ikalawang pagkakataon. Posible ring i-disqualify ang isang kandidato kapag lumagpas sa spending limit. 10 pesos kada registered voter ang maaring gastusin ng mga presidential at vice presidential candidate. 3 pesos naman kada botante ang maaring gastusin ng iba pang kandidato, gaya ng mga senador. Ang mga political party at mga kandidato na walang political party, 5 pesos kada botante ang budget. Victoria Tulad, nakatutok, 24 Oras.
Chika Minute po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong Lunes ng gabi, walang iba kundi ang gumanap bilang si Irene Pacheco sa katatapos pa lang at sinubaybayang Manopo legacy si Miss Bianca Umali. Bianca! Salamat Miss Vicky at good evening mga kapuso! Hindi lang hinahangaan sa aktingan, fitspiration din sa iba ang start of PH lead stars na sina Bea Alonzo at Alden Richards. Excited na rin ang dalawa na sumabak ulit sa taping. Lalo pat si Alden, tumatayo rin daw bilang welcoming committee. Makichika kay Lars Santiago. Healthy lifestyle. Yan ang isinusulong ngayon ng kapuso celebrities at startup PH lead stars na sina Alden Richards at Bea Alonzo. Kitang-kita naman sa kanilang fit and fab bodies na inirampan nila sa isang event na kanilang dinaluhan nitong weekend. It's very timely. Gawa po ng may mga projects kami together. At least parang marami kaming napagsasamahan. And as we go along, talagang sobrang nagiging komportable kami with each other. He inspires me to be healthy. Because grabe, ang sipag niya mag-workout. He really eats healthy. He eats right. And kapag nakakita ko kung paano niya ginagawa, talagang nai-inspire ako parate. Hangang-hanga rin ang dalawa sa 32 candidates sa Superbuds 2022 na nagpakitang gila sa media presentation ng produkto na kanilang ini-endorso. Ako lang magsasalita ngayon. Balik taping na soon sina Alden at Bea para sa Philippine adaptation ng hit Korean series na Startup. He's fun to be around pag nasa set. He's very playful and siguro kasi matagal niya na rin nakatrabaho yung staff na kasama namin dito. He makes sure talaga na lahat tumatawa, magaan, and I appreciate that. Yun naman din yung parang the least I could do, especially kay B, since nga na she's new sa GMA. So, parang siyang welcoming committee. Ako yung welcoming committee. Ako yung taga pa-relax kay B na parang, okay to, ganyan lang yan dito. War Santiago, updated sa showbiz happening. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, inulan at binaha ang ilang lugar sa Mindanao matapos po yung mga pag-ulan kahapon. Sa Magpet, Cotabato, ginulantang ng rumaragas ang baha ang mga residente. Kitang-kita po yung agos na yan, mga kapuso. Yan ay dahil sa malakas na buhos ng ulan, umakyat daw ang tubig sa kalapit na ilog kaya matinding pagbaha ang naranasan. Wala naman nasaktan pero umantabay pa rin ng mga rescuer. Binahari ng bahagi ng National Highway dyan naman sa may UPI, Maguindanao. Pati ang mga palayan, mistulang ilog matapos malubog sa baha. Sa ngayon mga kapuso, wala nang iiral na sama ng panahon at itong ridge o yung extension po. Bahagi ng high pressure area na malayo sa ating yung sentro ang nakakapik na naman sa bansa, particular dito sa may eastern section ng Luzon. Sa latest wind forecast map ng Metro Weather, inaasahan yung kulay pula na yan. Lalakas ang hanging habagat sa mga susunod na araw kahit walang bagyo mga kapuso ha? At maapektuhan posible itong northern Luzon. Sa rainfall forecast para bukas, maghapon ng ulan dyan sa may Mindoro at Palawan. May ulan din pagdating sa hapon sa iba pang bahagi ng Luzon, lalo na dito sa may northern Luzon at central part na kung saan may mga intense thunderstorms yung nakikita yung mga kulay orange. Samantala, para sa mga kababayan naman natin dyan sa Sorsogon, kung saan binabantayan yung aktibidad ng Mount Bulusan, maging I am ready po ha, dahil may chance ng thunderstorm, lalong-lalo na pagdating sa gabi. Sa hapon din magiging maulan sa Visayas at posibleng magpatuloy yan hanggang gabi, pero makikita nyo mga kapuso, mga hanggang katamtamang ulan lamang yung inaasahan natin. Halos buong araw din ang ulan dyan sa may Zamboanga Peninsula, maging dyan sa may mga isla ng Sulu, at uulanin din yung natitirang bahagi ng Mindanao pagsahapon. At mga kapuso, ha, maraming lugar ang posibleng makaranas ng mga intense thunderstorms na pwedeng magdulot yung mga pagbaha tulad yung nakita nyo kanina at mga landslide. Sa Metro Manila, may chance rin ng thunderstorms pagdating sa hapon. Kaya mga kapuso, yung mga lalabas ng bahay bukas ng hapon, siguraduhin yung may dala kayong panangga sa ulan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Susunod, piling ng isang nanay na nagpatulang o naputulan ng binte matapos maaksidente, binigyang katuparan ng GMA Kapuso Foundation.
At ang reaksyon ni Khalil Ramos at Gabby Garcia sa pagsilip nila sa pilot episode ng kanilang mystery romance series na Love You Stranger. Walang patid ang pagtutok natin sa mga balita dito sa 24 Oras. I think it's mostly people just cute na cute sa inyo ng iyong Kalove team. Oh, hindi ko pa talaga pinangalanan, no? Kasi, di ba, para ang cute nyo naman together. Di ba, you went hiking together recently? Yes, po. Nasa Instagram naman yun, di ba? So, I can mention that, eh. So, kung nasa Instagram siya, pwede siyang banggitin. Yes, opo. Nag-hiking po kami together. Yung ni Mavi. Ako na po, Papa. Bakit kayo nag-hiking? I mean, as in active persons ba talaga kayo? Parang hiking is a passion for either one of you or naisipan nyo lang subukan? Well, Mavi po kasi is really an active person. He works out a lot. But with me po kasi, I just do like hiking para maging quote-unquote workout ko. And I just love nature. I love going outside. So po lagi pupunta sa mga mountains, especially sa mga dagat, ganyan. Kasi yun po yung nagpaparamdam sa akin na napakalaki ng mundo. And ganito lang ako kaliit sa mundo to. I love going out. And I'm really, really happy dahil si Mavi po, sinuportahan niya po ako doon sa pag-hike. Ay, cute mo kay Lino. Naaliw ako. Because, alam mo, nung eto, okay. Naku, nabubuking na tuloy kami in the news. Kasi pag may mga, ano, may mga stories, syempre, nagkukwentuhan kami on the side pag pinapanood namin yung story. Nung nakita namin yung picture mo with Mavi doon sa cliff. Grabe naman yung dimples ng dalawang to. Grabe, ang cute ninyong dalawa. Parang pag nakita kayo ng tao, parang hindi pa rin... hindi ka mapapasmile. Like, ako nga now, I catch myself, I'm just smiling the whole time talking to you. Kasi parang nahawa ko sa ngiti mo. But anyway, so, sinong nag-aya dun sa hiking sa inyo? Was it your idea or Mavi's idea? Well, yung nag-aya po si Mavi. Pero yung nagbigay po ng idea, feeling ko po bibigay ko po sa akin yung credit. Kasi, ano po yung time na sabi ko, paparinig lang po ako. Like, parang, passing thought lang siya na gusto ko mag-hiking. Ang tagal-tagal ko nang ginaga-hiking. Tapos, bigyan na siya nag-text, kay, hike tayo, ganyan. I'm with my friends, blah, blah, blah. Kasama mo rin yung mga kuya mo and then yung friends mo. So, ayun po. Siya nag-aya. Siya yung nag-plan. Pero ako, somehow, nagparinig lang ako. Wow, parang kinikilig ako. Parang akong nanunood ng ano, ng nakakakilig na movie. Kayo ba ni Mavi, nagkakilala lang kayo sa I Left My Heart in Sorsogon? No po. Nung kakapasok lang po nila ng GMA. So medyo matagal-tagal na rin pala kayo magkakilala. Mm-hmm. Pero the bond, would you say that the bond grew while you were shooting I Left My Heart? Before pa po nun eh, nagkaroon na po talaga ng strong foundation to start with para po magawa po namin yung I Left My Heart in Sorsogon ng sobrang komportable po namin sa isa't isa. So, yeah, I guess it started sa Studio 7 dahil lagi po kami magkakasama din. It's a variety show of GMA. So, long rehearsal nights, long days, long hours at taping, ganyan. Tapos kami-kami lang din po yung isa sa mga bagets doon. Kami na lang dalawa yung magkausap lagi. Tapos nag-I Left po. Tapos yun. Like, so, hindi ko po siya masasabi. May iba po kasi nagsasabi na yung love team po namin or yung mga labas po namin or yung bonding namin is for publicity. And it's really not. Kasi even before pa, lumalabas na po talaga kami lagi and binibisita ko po sila sa house nila. Binibisita rin po nila yung house ko. So, yeah, it's really not for publicity. Sadyang hindi lang po talaga namin pinopost before. Like, ngayon lang po talaga out. Ano yung out ngayon? Yung friendship. Friendship. Ah, friendship. Pag ba, ano, magpo-post ka on Instagram na kayo together, ano ba, pinag-uusapan nyo ba na, oh, can we post this? Ganyan? Or kailangan bang masinsinang discussion bago mag-post? Or parang, yeah, I just post what I want to post. Siguro nagkaroon po ng ganung usapan nung nag-photo shoot po kami, play shoot. And may mga, ni-recreate po kami mga movies. Siguro yun po. Pero yung iba,
Hindi po talaga because hindi kami scripted eh. So, parang isa niya po nagulat ako, ay, pinuso pala yung picture na yan, my God. Pangit ako dyan. Ayun lang yung concern kung ano itsura ko sa picture. That's nice, di ba? Pag sinabi mong hindi scripted, talagang what you see is what you get. Very natural. Yeah. Okay. Is it hard to be hanging out with Mavi knowing na parang lahat sila sa family nila are, you know, showbiz-oriented also, part of the industry? Is it intimidating? At first, it was kasi, of course, Tita Mina and Tito Zoran, but they're like icons in the showbiz industry. And yung dalawa, royal blood sila. So, una po talaga. Iba po talaga. So, nung una ko nga po sila na-meet, unang impression ko, especially kay Ma. Kala ko mayabang siya. Sobrang nasa utak niya yung showbiz royalty ako. My mom and dad are stars. Ganyan. Pero nung nakilala ko po sila, dun ko na-realize na parang, teenagers din pala sila. Tao rin pala sila. And never po nila pinaramdam sa akin at kahit sino man po sa paligid nila na artista sila or anak po sila ng artista. And they're just really, really humble. Sila po yung una ko nakilalang mga showbiz royalties na, wow, grabe, hindi ko naramdaman na mga taga-showbiz sila. Like, walang kaplastikan at all. Straightforward po yung dalawang yun. So, and they're really, really humble. So, wow. Ansaya po. Isinala na po simula ngayong araw na ito yung drive-thru na bakunahan at swab testing sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Sa kabila niyan, patuloy ang paghikayat ng Department of Health sa publiko na samantalahin ang mga libreng bakuna. Nakatutok si Rafi Tima. Humabol sa huling araw ng drive-thru vaccination sa Quirino Grandstand ang magkakaanak na ito, lula ng kanilang sasakyan. Enero ngayong taon nang buksan ang 24/7 vaccination sa lugar na ito bilang bahagi ng pag-inganyo sa mga mamamayan na magpabakuna. Simula siguro nung last 3 days, nung nalaman nilang magsasara itong drive-thru, ayun, dun sila nagpupuntahan. Oo, nagmadali. Kasi nalaman lang namin today na last day na. Kasi ngayon lang po, may time lumabas ng house. Saka ngayon lang kami nag-decide na talagang lumabas. Most of the time, nasa house lang kami talaga. Dahil magsasara na ang drive-thru vaccination, no choice na raw sila para sa second booster kundi pumila sa mga health center. Bukod sa vaccination area, isasara na rin ang swab testing sa Quirino Grandstand dahil posibleng gamitin na raw ang lugar. Umabot ng halos 3.5 milyong bakuna ang naiturok sa vaccination center na ito mula nang ito ay buksan sa publiko. Meron pa rin open vaccination. Meron tayong 4 na malls dito sa Manila. Tapos sa 6th district, may mga hospital dyan na nagbibigay din ng mga booster shot. Hindi lang booster, pati yung mga hindi pa nagpapabakuna ng first and second dose nila. Sa Quezon City, house to house na ang ginagawa ng mga nagbabakuna para tumaas ang bilang ng mga mababakunahan. Hirap daw kasi silang manghikayat sa mga tao na magpa-booster, lalo pat nakikita nilang mas konti na ngayon ang nagkakasakit ng COVID. Karamihan po sa mga pasyente natin, akala po nila ang primary series ay sapat na. Pero ini-encourage po ng DOH na i-take pa rin po natin yung mga booster shots. Si Mang Ronald, nag-walk-in lang nang malamang may dumating para magbakuna malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kasabay niya ang ilang bata na nagpapabakuna para sa kanilang primary dose. Sabi po dun sa barangay namin yung kwan, na meron daw dito po sa opisina ng MDAD. Gusto ko na ho para mawala na agam-agam. Pangihikayat ng DOH, samantalahin na ang mga libreng bakuna, lalo na ang booster shot para sa mga nabakunahan na ng primary dose at second booster naman para sa mga naturukan na ng first booster. Ito lang daw ang paraan para ang tinatamasa nating mababang kaso ngayon ng COVID magtuloy-tuloy at hindi na tayo bumalik pa sa panahong dadami na naman ang magkakasakit at kailangan mag-lockdown. Rafi Tima nakatutok, 24 Oras.
Ang hirap ng pagiging isang solo parent ay lalo pang bumigat ng maaksidente at maputulan ng binti ang single mom na nakilala po namin sa Maynila. Nahinto siya sa pagtatrabaho dahil pahirapan din ang pagkilos lalo't pinagtsatsaga niya na lang gamitin ang luma niyang saklay. Kaya naman ang kanyang simpleng hiling, tinupad po ng GMA Kapuso Foundation kasama ng iba pang tulong para sa kanyang mga anak. Ako na rin po yung nag-ano na putulin na lang po yung paa ko ganun para nga po sa mga bata para mabuhay pa ako ganun. Yan ang mabigat na desisyon na ginawa ng isang single mother sa Tondo sa Maynila na si Abigail Makaspak. Matapos siyang maaksidente, 6 na taon na ang nakakaraan. Pasakay siya ng jeep sa Caloocan nang biglang mabangga ng kotse. Mag-aalauna ng madaling araw noong January 2, 2016. Sinagot naman daw ng nakabangga ang mga bayarin sa ospital. Pero hindi nito mabubura ang mapait na alaala at epekto ng pagkawala ng kaliwang binti niya. Hindi na po ako makakatrabaho, hindi na po ako makakatulong. Dati siyang nagtatrabaho bilang checker, pero natigil dahil sa aksidente. Sa ngayon, ang kanyang ina na labandera at ama na fruit vendor ang sumusuporta kay Abigail at dalawa niyang anak na nag-aaral. Meron siyang leg prosthesis, ngunit hindi magamit dahil masikip, luma-luma na ang saklay na ginagamit. Kaya hiling niya sana ay bagong saklay. Binalot niya ito ng tela, electrical tape at packing tape para lang mas maging komportable. Agad na binisita ng GMA Kapuso Foundation si Abigail para bigyan ng heavy duty na saklay. Dinagdagan din natin ito ng grocery packs at school supplies para naman sa kanyang anak. Salamat po sa GMA Kapuso Foundation. Ang bilis po nung respond nila sa kahilingan ko. So, hindi na masasakit yung ano ko, kahilikili ko dyan sa ano, luma kong saklay. Samantala, nakatakdang mamahagi ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng Mount Bulusan sa Huban, Sorsogon, sa ilalim po ng ating Operation Bayanihan. Ang mga kababayan po natin doon ay nangangailangan ng KN95 masks, pagkain at tubig. Sa mga nais pong tumulong, maaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luvillier. Pwede rin online via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora, Megamart, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Lazada. At huwag palampasin ang mga kinoronahang kandidata sa Miss World Philippines 2022 sa pagbabalik po yan ng 24 Oras. Looking for news and latest information? Yung pala almost more than a minute na pala o hindi humihingi. Watch GMA News and Public Affairs, Stanford TV. The digital newscast where you can find the biggest stories of the week. Binabaril kami talaga pag nasalaot kami. So kami, ano ang laban namin doon? Dalawang ranger po namin ay pinagpuputokan po ng baril. In-depth documentaries on issues, special reports, and analysis on local and global affairs. Mukhang hindi naman seryoso si Presidente na terminate yung MBFA. Na wala tayong asahan sa Western Pharmaceuticals kasi nabili na yun eh. That matter for every Filipino. Oh, so good. Gusto na lang daw po niyang umuwi na. Doon na lang daw po siya mamatay sa Pilipinas. Empowered by young producers and innovative mobile journalists. Catch us at GMA News and Public Affairs TikTok, Facebook, and YouTube channels. Stand with us, stand for truth. Hello, this is Nelson Canlas. Nabibitin ba kayo sa chikahan natin sa mga celebrities sa 24 Oras? Well, we heard you. Meron ang Updated with Nelson Canlas, the first ever showbiz podcast of GMA News and Public Affairs. Dito, mas mahaba, mas malalim, at mas candid ang chikahan natin with celebrities. New episodes drop every Friday. Stay updated. Huwag pa huhuli sa chika.
Lahat lang kami ng tapayan noon, mga at least mga 20 lang tapayan. Hanggang sa na-found namin, nadagdagan namin ng tapayan na yan. Tapos nakatagdagdag pa kami ng mga 30 drum na lalagyan. Kukuha muna tayo ng tubig alat para malinis natin ang isda. Tapos na nahaluin natin siya. Haluin natin ulit siya ngayon ng kamay. Bumibili ko kami ng bagoong kay tatay para meron kami pang-ulam, pang-araw-araw. Kasi sobrang sarap ng bagoong niya. Sobra na ang kapasidad ng ilang malalaking ospital sa Metro Manila. Ang dahilan ay ang pagdami ng mga pasyente sa emergency room. Pero hindi COVID, kundi iba't ibang mga sakit daw ang dahilan niyan. Nakatutok si Leia Alvin. Punuan ng emergency room ng ilang malalaking ospital sa Metro Manila ngayon. Hindi dahil sa COVID, kundi sa ibang mga sakit. Ang East Avenue Medical Center halimbawa, over capacity na raw. May mga pasyenteng galing pa raw sa mga probinsya. May mga trauma patient, mga kailangang operahan at mga nanganak. 1,116 patients na admitted in our hospital. And we have 81 patients na pending admission sa emergency room. So we are more than 100% capacity sa emergency room. Ilang linggo na ring over capacity ang ER ng Philippine General Hospital. Karamihan sa mga dinala roon may pneumonia, diabetes o kaya'y trauma patients. At siguro po ngayon na yung panahon na sila nagpapatingin dahil na medyo hindi na masyadong malala o laganap ang COVID. Higit doble na rin sa kapasidad ang ER ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI.
kaya binuksan na nila ang kanilang gym para sa ER patients. Karamihan din ay non-COVID. Pero para kay Dr. Edsel Salvanya, espesyalista at miyembro ng DOH Technical Advisory Group, inasahan na nila ang ganitong tagpo. It's been more than 2 years since we locked down and marami talagang na-miss rin ng mga clinic visits. We really expect na may mga tao talaga magkakaroon ng emergencies. This is actually a kind of a sign of normalcy in that sense. Paliwanag ng Private Hospitals Association of the Philippines, karaniwan ding dumarami ang viral disease cases kapag tag-ulan. Pag nag-uulan, madaming nakakasakit, no? Trangkaso, etc., dengue. Maraming ngayon na mga pasyente na malakas na loob na bumalik sa hospital, no? At mag-consult regarding dun sa kanilang mga dating sakit. Apektado rin daw ang kapasidad ng ilang ospital dahil sa mga umalis na healthcare workers, lalo ang mga nurse. Pagdating naman sa COVID, nananatiling low risk ang healthcare utilization rate sa kabila ng bahagyang pagtaas ng mga kaso. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras. Pinagtibay ng Court of Appeals ang sentensyang reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong laban kay retired Major General Jovito Palparan at 2 pang opisyal ng Philippine Army. Nakasaad din sa desisyon na hindi na sila maaring mabigyan ng parole. Matatanda ang nahatulang guilty sina Palparan ng Bulacan Regional Trial Court noong 2018 sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Kaugnay po yan sa pagkawala ng mga estudyante ng University of the Philippines na sina Sherlyn Kadapan at Karen Empeño noong 2006. Dinukot at pinahirapan umano sina Kadapan at Empeño na pinaghinalaang miyembro ng New People's Army o NPA. Sinisika pa po naming kunin ang panig ni Palparan. Kinoronahan bilang Miss World Philippines 2022 ang pambato ng Negros Occidental na si Gwendolyn Forniol. Sa 36 candidates, tumatak ang sagot ni Gwendolyn sa question and answer portion tungkol sa kahalagahan ng edukasyon bilang pinakamabisang sandata laban sa kahirapan. Bagay na ibinahagi niya rin sa kanyang Beauty with a Purpose campaign na naglalayong magka-easy access sa edukasyon ng bawat kabataan. Unang sumali sa Miss World Philippines 2021 si Gwendolyn kung saan siya nakapasok sa top 15. Siya ang magiging kinatawan ng bansa sa 71st edition ng Miss World pageant. Bukod kay Gwendolyn, kinoronahan din sina Miss Reyna Hispano-Americana Filipinas 2022 Ingrid Santa Maria. Miss Supernational Philippines 2022 Allison Black. Miss Echo Philippines 2022, Ashley Montenegro. Miss Echo Teen Philippines 2022, Beatrice McLeland. Miss World Philippines Tourism 2022, Justin Felizarta. At Miss World Philippines Charity 2022, Cassandra Chan. Up next, ang misteryo at kababalaghang matutuklasan sa bagong seryeng Love You Stranger na mapapanood na simula mamaya. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA News and Public Affairs, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang may alam. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Me Too, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Me To Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. And a lot of people were surprised dun sa post to mo. Na, yes. And you know, everybody thought there was one. There was actually two. Yes. If we can just talk about it briefly.
you introduced your elder daughter Sasa to the world. And okay, yes. Parang nobody knew about Sasa before. Okay, why, what's your question? Na, wow, meron ka na palang daughter na nag-masters na. Wow. Okay, first of all, I can't take any credit for that because talagang she really did it on her own. Sarili niyang sikap, ayun, yun yung word ang gusto. Sariling sikap niya talaga yun. And also, gusto ko din i-clarify kasi maraming nagtatanong on my social media page kung biological daughter ko siya. Hindi ko siya biological daughter. Nung sinabi ko po na dalawang beses po ako naka-experience ng motherhood, she came into my life, teenager pa lang siya. And dahil strict nga yung father niya, hindi ko siya, parang ang hirap ko siya ipakilala sa buong mundo. And that was not my purpose. It was really just to, parang, how do you introduce someone who's part of your life without parang at the same time trying to keep it private. Pero syempre, alam na marami, karamihan na isa siyang so her father and her mother are from two different worlds. Ibig ko sabihin, they're like me. Ako Ashana din ang nanay niya. And yung father niyo naman is European. Ngayon, hindi po totoo, Nelson, sinabi mo ngayon ko lang siya na-introduce. Sa totoo lang, lagi ko siyang kasama sa mga lakad ko starting, I don't know, let's see, 2000, at least 10 years ago, kasama ko siya sa mga lakad ko. Although hindi ko siya binabanggit, palagi siya nandyan in the background, kumbaga. And then, for social media consumption, parang ganun. Yes. Oo, she's in the pictures. She's in my activities. She even went to GMA studio with me one time. So everybody knows na nandyan siya, but I didn't really introduce her because it was because of those reasons, yung nabanggit ko kanina. And then, bakit ko siya biglang inintroduce itong Mother's Day? Well, it's because, and this is the real reason. Last year, nung nagbanggit ako ng na I'm now a new mother, my baby has arrived, na-realize ko na, teka muna, kahit pa paano, naging mother din naman ako, hindi si Ora ang first ko. So I wanted just to acknowledge. Let me cut you, Miss Alisa. Hindi ka kahit papaano. You were already a mother back then. Right, but no disrespect, ah. Kasi why naman ang mom niya? Hindi naman byudo ang partner ko, ang husband ko, no. So I didn't want to step on her toes. Or I didn't want, you know, ayoko naman angkinin ang mga credits sa pagpapalaki ng kanyang anak sa akin. Yes, I was there because hiwalay sila ng father and mother niya. But gusto ko din at ibigay yung respeto sa kanyang mom. Then, na yung siya talaga ang nagpalaki sa kanyang anak. Me, I was just there. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang mosyon ng negosyanteng si Janet Lim Napoles para i-dismiss ang kasong graft laban sa kanya kaugnay sa PIDAF o pork barrel scam. Sa walong pahinang desisyon, sinabi ng Second Division ng Anti-Graft Court na kulang sa merito ang mosyon. Wala raw na ipakitang basehan ang kampo ni Napoles para sabihin kulang ang ebidensya ng prosekusyon sa kaso kaugnay sa paggamit ng 15 million peso Priority Development Assistance Fund o PIDAF ni Noy Nueva Ecija 3rd District Representative Aurelio Umali.
Ibinasura rin ang mosyon ng mga kapwa akusado ni Napoles na sina Renato Manantan at Narcisa Maningding. Kasalukuyang nakadetine sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong, si Napoles. Imbis na katuwaan, perwisyo umano sa mga kapitbahay ang dala ng sandamakmak ng mga alagang aso at pusa ng isang residente sa Rodriguez Rizal. Inaksyonan niya ng sumbungan ng bayan. 21 aso at 25 mga pusa, ganito na raw karami ang mga alaga ng kapitbahay ni Raul Corilla na si Priscilla Acebias. Pader lang ang pagitan ng kanilang mga bahay sa Rodriguez Rizal. At sabi ni Corilla, malaking perwisyo raw ito para sa mga residente. Sa amin po ang bagsak ng amoy, pumapasok po hanggang sa loob ng bahay namin. Inireklamo na raw nila ito sa Barangay San Jose at naiparating na ito sa Municipal Sanitary Office ng lokal na pamahalaan. Sabi po ng sanitary, titingnan natin, palilinisin natin muna yan, bigyan natin sila ng tatlong sulat. Pero ngayon, ma'am, isang sulat pa lang ang naibigay. Aming nilinaw sa tanggapan ng sanidad ang sumbong at nagpa-inspeksyon na raw sila sa lugar noong 21 ng Marso. Halos yung mga wastewater nila, direkta dun sa kanal. Doon sa street drain natin, walang RCCP yung naginagamit. Yung RCCP, yung reinforced concrete pipe na dapat i-touch basin muna bago doon sa drain natin, sa main drain. Nangangamoy ngayon. Ilang aso at pusa lang ba dapat yung inaalagaan ng isang residente dyan sa area? At least isa hanggang tatlo lang. Yun po ang pinapayagan namin. Matapos ang inspeksyon, nagpadala ang sanidad ng Notice of Sanitary Concern kay Acebias, kung saan nakasaad na nagkaroon siya ng paglabag sa Presidential Decree 856, alinsunod sa Code on Sanitation of the Philippines. Kasama sa kanilang mga naging rekomendasyon, ang malipat ng lugar ang mga alagaing aso at pusa. 15 araw ang itinakdang panahon para subunod sa rekomendasyon. Kung meron man silang naamoy, singaw lang po yun siguro ng aso kasi aso naman po talaga sila. Nililinis ko po ng maayos ang lugar ko at ang area ko. Yung pupo sa mga pupo ng aso ay sa septic tank naman yan nilalagay, hindi naman pinapalabas sa sewerage ng subdivision. Sa muling pag-inspeksyon ng sanidad nitong unang linggo ng Mayo, hindi umano nasunod ni Acebias ang naging rekomendasyon ng opisina. Sabi ko sa kanya, idaan natin sa batas. Isang letter, pag hindi pa sumunod, dalawang pangalawang letter, yung pangatlo ma'am, yun na po yung sanitary order. Maraming salamat po sa inyo ma'am. Sana po marami pa kayong anong matulungan na katulad namin na naapektuhan ng mga ganyan. Naghain na po kay Acebias ng pangalawang Notice of Sanitary Concern. Bibigyan siya ng 7 araw para makasunod sa rekomendasyon bago mabigyan ang tinatawag na sanitary order ng sanidad. I-endoso rin ng tanggapan ng Provincial Capital ang reklamo lalo't tumanggi si Acebias na ibigay ang mga aso at pusa sa mga nakakasaklaw na sangay ng lokal na pamahalaan. Huwag po kayong manahimik o magdalawang isip. Kung meron kayong puna o reklamo, mga panawagan na kailangan ng agarang tugon, paalam nyo sa sumbungan ng bayan. Dahil ang inyong sumbong, asahan ninyong mabibigyan ng aksyon. Dahil sa sumbungan ng bayan, hindi namin kayo tatantanan. Pinababasura ng Office of Solicitor General sa Korte Suprema ang petisyong kanselahin ang Certificate of Candidacy ni President-elect Bongbong Marcos. Sa komentong isinumite ni Solicitor General Jose Calida, sinabi niyang misleading ang naratibo sa petisyon na hindi kwalipikado si Marcos na tumakbo bilang Pangulo. Dapat na rin daw ibasura ang petisyon matapos maiproklamang panalo si Marcos. Ano mang kwestiyon sa qualification ng Pangulo, dapat daw idulog sa Presidential Electoral Tribunal na tanging may saklaw rito. Naghain din ng hiwalay na submission ang OSG para igiit na walang jurisdiction ang Korte Suprema na pigilang mag-convene ang Kongreso bilang National Board of Canvassers. Mapapanood na mamaya rito sa Kapuso Network ang pilot episode ng nakakaintrigang mystery romance series na Love You, Stranger. Ang mga bida nitong sina Khalil Ramos at Gabby Garcia nasilip na ang pilot episode. Ano kaya ang say nila sa kinalabasan ng kanilang serye? Alamin sa chika ni Katati Bayan. Noong gabing yun, kinuha ka sa akin ng anino.
Nababalot ng misteryo at kababalaghan. Puso para sa pamilya at sa minamahal. Diyan iikot ang nakaka-intrigang mystery romance primetime series na Love You Stranger, handog ng GMA Public Affairs. Malapit sa mga Pilipino ang mga kwento may kinalaman sa mga elemento at pamahiin. Kaya sa show, aalamin ni na Direk Ben at LJ played by Khalil Ramos and Gabby Garcia ang misteryo sa likod ng Lilom Festival. Meron kaming pinaniniwalaan na isang element which is called Lilom. Yun yung shadow figure na nag-haunt sa Santa Castella. Yung storya itatakbo sa Santa Castella. Yun yung lugar kung saan may ginagawang pelikula si Direk Ben at si LJ. Challenging pero na-enjoy naman ang husto ni Khalil ang role bilang si Direk Ben. He's a type na director na talagang leader. Oo. Kasi ako as a director mas laid back. Mas team players. Para sa akin, mas nakakatakot yung lilom na kumakapit sa isip. Mentally at physically draining naman daw ang role ni Andrea Del Rosario na gumaganap na ina ni LJ. Meron siyang unexplained fear of the dark. Yung struggle nila between the normalcy and also the, you know, living with this kind of condition. Pero di lang takot ang feels na hatid ng serye. Naiwan mo nung huling punta mo. Dahil may mga kilig eksena rin sa The Moves ni Trista na ginagampanan ni Gil Cuerva. Matindi yung pressure sa kanya from his dad to, you know, fulfill his destiny. He's always struggling to prove to his dad that he's worthy. He's worthy of his name, worthy of the fortune, until he meets LJ. Napanood na ng Gable lang unang episode ng Love You Stranger. Wow! Oh, inilabutan ako. Nakaka-proud! Exciting naman to. Gusto ko nang panoorin lahat. Ako din. Iiyak ako kasi napaproud ako sa ating lahat. Yes! Simula ngayong gabi, mapaparod na ang Love You Stranger tuwing 9:35 PM Lunes hanggang Webes. Isi-stream din online ang first two episodes ng show sa GMA and GMA Public Affairs YouTube channels and Facebook page. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings! At yan ang mga chika ko this Monday night. Sa ngalan ni Miss Ia Arellano, ako po si Bianca Umali. Miss Vicky, Sir Mike, thank you, Bianca. Salamat, Bianca. Kamunti ko na sabing salamat, Iya. Nanganak na. Nanganak na eh. Lalaki, congratulations. Congrats, Iya. At Drew. Yay, and Drew. Congratulations. At pamilya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo pa lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.